bayan itong kumag na ito, all right? Kung natatandaan ho ninyo, all right, si Erap kinasuhan dahil po sa gambling, all right? Isang kaso. Si Gloria naman dahil doon sa ZTE-NBN deal. Naalala ho ninyo yun, all right? Isang kaso. Si Pinoy, Jesus Mariose, patong-patong na ho yung kaso, ha? At hindi ho natin nakakalimutan yung atraso ng kumag na ito, bayan, okay? Ano ka mo yun? Una, unahin na ho natin yung Luneta hostage crisis noong 2010. Yung kauupo niya lang ho, naalala ho ninyo, maraming turista na matay, di ho ba? Sa halip na anak ng pusa, ha? Magplano, kausapin ng mga commander niya, kumakain ng pansit dyan sa isang lugar dyan sa Rojas Boulevard. Tignan mo naman kalukuhan na yan. Or may ginagawa siya. Ha? May ginagawa raw siya at hindi naman siya talaga nakafocus dyan sa hostage crisis at hinayaan niya ang mga polis. Eh kung commander-in-chief ka, ha? Dapat kausap mo yung mga commander mo, kausap mo yung mga hepe ng pulisya, ng militar, kung anong dapat gawin. Dahil mga turista yun. Alam mo ba na nasira tayo dahil sa katarantaduhan mo, katangahan mo, nasira yung turismo natin for several months? Yung Hong Kong, nagpatigil muna magpadala ng turista nila dito. Yung China, tumigil muna dahil sa kapalpakan mo. Isa ho yan, alright? Isa-isahin ho natin ang kaso ni Pinoy. Pangalawa, bayan, alright? Okay, Yolanda, yung Yolanda crisis, okay? Ang tanong, nasaan na yung pondo? Hanggang ngayon, hindi pa ho ma-account-account ang pondo ng Yolanda. Eh kung titignan mo, parang tapos na eh. Ha? Naigasta na raw lahat yung pondo ng Yolanda. Eh hindi pa nga napapatayo yung mga bahay ng Yolanda, Diyos ko po, victims. Tapos na ba yun? Oy, Pinoy, hindi pa tapos yung Yolanda. At kailangang i-account mo. Ha? At inaantabayan na namin yung accountability nito. Dalawang atraso na yan, Pinoy. Pangatlong atraso, alright? Okay. Yung DAP, PDAP at saka DAP, yung Disbursement Acceleration Program. Kayong dalawa ni Butsabat, gumawa-gawa kayo ng lintik na pondo, ha? Kung ano-ano ginawa nyo, pinakialaman nyo yung pondo ng bayan, walang paalam sa Kongreso. Malaking kasalanan yun. Bago ka makapag-release ng pondo o ilagay mo ito sa ganung lugar, nagpapaalam ka sa Kongreso, hindi ka nagpaalam. Okay? Pangatlong kaso yan. Alright? Pang-apat na kaso, yung bumili kayo ng tren, ha? Ikaw, at saka si Jun Abaya, at saka si Butch Abad, bumili kayo ng mga bagong tren daw ng MRT na galing sa Dalian Motors. Nasaan na? Alright? Pinagmamayabang nyo, ilang piraso yun? 20, 11 piraso ba yun? Ha? Nasaan na, hindi magamit. Eh, ang punyeta, paano hindi magamit? Eh, kasi hindi naman po tugma yung kanyang signaling system, yung kanyang control, hindi tugma sa control ng MRT. O kita nyo yung kagaguhan nyo, nagsayang tayo ng pera. Yun ang ikaapat na kaso mo, yung MRT na yan. Alright? Uulitin ko, ito yung mga kaso mo. Una, Luneta hostage crisis. Alright? Pangalawa, yung pondo sa Yolanda, nasaan? Pangatlo, yung Disbursement Acceleration Program na pera pinakialaman ninyo Butsabat. Pang-apat, itong pagbibili ng bagong bagon ng MRT, bilyong-bilyong halaga yan, hindi magamit. Yan ang pang-apat, alright? Pang-lima, sa 44, dito, maraming nalagas na buhay. Eh yung kay Erap, walang nalagas na buhay, nakulong yung mama. Kay Gloria, walang nalagas na buhay, nakulong yung ali. Ito, 44 ang namatay, hindi ka makukulong dito. Por Diyos, por Santo naman. Napakabulag ng lintik na hustisya natin. 44 ang namatay. 44. Hindi ka mapapanagot dito? Putang ina naman. Come on. Eh, dapat managot ka na rito. Ha? 44 ang namatay. Si Erap, ha? Walang namatay. Yung kanyang ginawa sa gambling, ha? Nakulong. Si Gloria, NBN, ZTE, kickback, nakulong. Ha? Ikaw, 44 na pulis mo ang namasakir dahil sa katangahan mo. Hindi ka mapanagot? Anyway, yan ang panlimang kaso mo. Okay. Pang-anim, ito pa. Ito na naman.
15 na ba namamatay sa dengbaksya? Ha? 6 dengbaksya. 6 na nakaso. Ha? At 15 na ang namamatay ayon niya sa public attorney's office. Wala pa rin, ha? Anak ng pagsamay mo, 44. Ha? 44 plus 15, 59 na ang namamatay dahil sa kagaguhan mo. Hindi ka pa rin mapapanagot. Lekat ka. Alright? Pang-anim. Pang-pito, yung pondo, yung 10 billion something pondo para sa senior citizen, para sa kanilang PhilHealth, para hindi na sila mag-renew. Automatic na ang gobyerno na mag-renew para sa mga senior citizen dahil wala namang pera ang mga senior citizen, kagaya ng nanay ko, i-renew yung PhilHealth nila. Pinakialaman mong buisit kang impacto, ha? Pinakialaman mo, ginilaw mo, ang sagot mo, ginamit naman namin sa ibang pamamaraan. Oo nga, ginamit mo nga. Pero kailangan mo magpaalam. Alam mo, kaso mo dyan, kumag technical malversation. Hindi ka nagpaalam sa ahensya o sa kongreso. Pinakialaman mo lang, nilagay mo dito. Kahit na yung isang pondo na kalaan dito, ginamit mo sa malinis pa rin sa ganitong pamamaraan dito sa kabila naman. It's called technical malversation. Buisit ka. Alright. 7 ang kaso ni Pinoy Bayan. 7. Sa 7 na ito, wala, hindi po ba makukulong ang demonyo na itong hinayupak na itong hindot na ito? 7. Alright. And sa 7 ang kaso na ito, 59 na namamatay. 44 yung staff, so far. And 15 so far, itong sa dengbaksya. At total of 59 katao na ang namamatay. Hindi pa rin ba mapapanagot ang Pinoy? Anak ng puta naman. Lekat naman.